So welcome back again sa inyo mga bossing, ano? So meron tayong panibagong vlog na naman at ayun, itong content natin ay tungkol sa pagpapalit ng polarizer ng mga speedometer natin. Ayan, speedometer gauge natin. So pakita ko lang kung bakit magpapalit tayo kasi meron ng sunburn tuloy. Yung burn mark yung ano natin, yung screen natin. So ito siya mga bossing, ano? Ayan, yung problema natin. Kung makikita nyo, ayun yung burn marks niya. Yan. Medyo may flare lang ng liwanag ng ano eh, sinag ng araw eh. Pero ito, yan. Diba? Yan. Ang pangit na tignan. Pero, na-repairable naman yan dahil dun sa polarizer natin. Papalitan lang natin yan. Testing natin buksan, no? Yan. Kita pa naman, kaso nga lang eh, no? Kita nyo ba yon? Yung may ganito. Siyempre, restoration tayo kaya pinipilit natin na mabalik sa dating itsura or sa magandang kalagayan yung itsura ni Weng Weng. Yeah. Right, simulan na natin. So dito mga bossing, ano, nalinis na natin yung wiring. Yan. Wala kayong makikita ang kalat. Right. Tanggalan natin yung new breed na headlight. So mga bossing, yan. Bali, kukunin natin yung nasa loob na to. Kasi yun lang naman yung pakay natin. So dito mga bossing, marami siyang tornilyo. Dito rin may mga tornilyo. Bali, tatlo lang ata. So dito mga bossing yan, iaangat natin tong screen na to para matanggal natin yung yung lumang polarizer. Alright, so mga bossing, kung hindi nyo pa alam yung wirings nito or yung color code, yung positive yan, ilagay nyo sa orange wire. Tapos itong dalawang black-white na wire, ito yung sa backlight tsaka sa kamay ng ano ng RPM. Testing natin. Ito yung negative, yung black white dalawa. Right, so yun na. Yung gauge na natin. Tatanggalin natin yung polarizer sa likod, yung luma. Alright, so mga bossing, tong kabin nyo lang tong sa taas, pero ingat lang kayo, dahan-dahan lang kasi glass tong screen nya. Sa akin na tong kabin ko na. Tapos, dahan-dahan natin itaas. So huwag kayong mag-alala kasi marami namang paayan. Matibay yan, tsaka maganda yung pagkakahinang kasi parang machine yung nag-inang nito eh. Mas panapay. Iyon. So ito yun mga bossing, yung tatanggalin natin ng polarizer.
burn marks, oh. Piraso pala siya. Kulay itim na di. Yung kabila. Pinitin natin. Ito naman yung orange. So dito mga bossing, ayan, yung glass natin. Medyo matrabaho pala to, ano? Ayan, kung titignan nyo. Makikita nyo yung nasa dulo, dito, sa dulo, ayan. May mga nakadikit na parang yung mga glue niya para sa polarizer. Kinakasgas ko yan ng cutter. Ayan mga bossing. So kanina, isang buo yan, lahat yan ng screen dito meron. Tapos kakasgasin nyo siya ng kahit metal, hindi naman basta-basta nagagasgasan tong screen natin. Ayan. Dumudulas lang siya. Right. Alright mga boss, ayan, malinis na ano, yung ano natin, yung screen natin. Wala nang glue na ang polarizer na luma. So mga bossing, kapag wala siyang polarizer, wala siyang display, ano, yan, pala niyo sira. Pero pag nilagyan natin yan ng film, saka dyan makikita. Yun. So, ang maganda dito sa polarizer, pwede mong balikta rin. Para magkulay itim. Yan. Magre-reverse yung color. Yan. Diba? Ito yung original, yung stock. Pwede mo rin gawing itim. Right, para yung mga numbers, letters ang magiging dilaw. Pag binalikad mo, itim yung numbers and letters. Right. So yan, try ko nang tanggalin para maidikit na.
Kain na kayo. All right, with the snow. So balik na natin ang mga bossing. Ayan. Ipe-press lang dito yung button. Ayan na. Dito yung pahabang part na to. May button yan. Sabay hila. Dapat dito. Lantarin mo.